Hi guys! And we are back for the second game ng T1 versus Thunder Predator. First game na secure na ng T1. And this is the second and last game ng both sides. So, eto guys, samahan nyo kami. Kami magiging shoutcaster nyo again for this game. I'm Dayanara and I'm with... KJ! I'm so sorry. Ayan naglag na. Naglag pero, yung ano. Ayan, pasensya na guys kasi yung mismong feed natin ay late natin mismong nakuha from ESL. Ayan, kaya pasensya na po kayo kung late tayo nakapasok and sa last pick na natin to nakita. Oh, so let's go dito sa draft ng both teams sa may second game. So, eto typical T1 with the Doom ni Carl. Darkseer, medyo kakaiba nga lang yung Darkseer tapos sasamahan mo ng position 4 na hindi melee. Kasi usually, di ba, kapag Darkseer, melee hero yung nagiging kasama niya sa lane. Pero in terms naman ng team fight, tingin ko mas maganda yung heroes ng Thunder Predator with the Mars Phoenix and then Gyrocopter. Pero we'll see. Doom ni Carl, isa sa mga counters sa isang Templar Assassin with the DPS plus yung capability niya to catch one hero. Lalong-lalo na yung sustain lang naman dito ng Thunder Predator would be MJZ na pwedeng ma-disrupt pa ng mga disables ng T1. Yes. And what can you say naman about this Gyrocopter, KJ? Nasa ngayon, talagang sobrang aliw na aliw si Boss Alo. Naalala ko lang at maisingit ko lang. Kasi tinatry ni Boss Alo sa stream niya yung magic type na Gyrocopter. Tapos Aghanim Sword, Veil of Discord, yung mga lahat ng pang magic na items. No, gumagana naman din siya. Pero do you think that is a buff para sa Gyrocopter? Yung merong rocket barrage yung kanyang homing missile? Okay lang. Pero pang pub. Ah. Pero, I agree. Depende siguro sa strategy ng team na gagamit. Uy, na eto yung magiging strat natin dito tayo sa fast game na style. Kasi kung sasabihin natin carry na Gyrocopter tapos gusto mong tapusin kag ay tapos magic type, may tas mo lang tapusin mo na maaga yung laban. Kasi syempre alam mo naman kapag nag late game tapos naka magic type ka, anong gagawin mo? Diba? Laban siya no, na carry ng kalaban. Unless siguro kung may mid lane ka na right clicker din na magdi-dish out ng damage such as Lina, na right clicker, or di kaya Templar Assassin, mga ganun. Yes, I agree talaga. Sobrang aliw ko lang na nakita ko siya sa pubs. Kasi ang kulit, di ako makapaniwala na magkakaroon ng update sa kanya. Na ganun din naman. Pero, eto guys, game number 2. And bago pa tayo magkaroon ng back-backan, pakilala mo na rin natin yung both sides from the Radiant side. Thunder Predator, etong Phoenix ni MJZ ba to? Kung di ko nagkakamali, Gyrocopter yep. Ni MNZ naman, Leo style, Forest Templar Assassin, Mars ni Frank, Moose for that Rubik. Oh, for the side naman ng T1, we have Cuckoo with the Darkseer, Carl with the Doom, and tingin ko si Whiteman ang gagamit ng Lion this time, and then Zephyr with the Snapfire, and of course, Savage para sa niyang Ricky. Okay, so good luck guys sa mga bets nyo for this game. And good morning everyone. Kuha na kayo ng inyong mga snacks dyan para mas mabuhayan kayo ngayong madaling araw. Kasi right after this one, meron pa tayong last game, last series of the day dito sa Stream B, which is PSG LGD versus Empire. And sa kabila naman po yung last series natin is a Liquid versus Miss Coast. But as of now, meron tayong dalawang magkasabay na games. Oh, wait nga lang. Tingnan muna natin yung exchange of bounty runes. Mas nakuha ng Thunder Predator yung mas madami. Pero kapalit pa ng buhay ni Moose. Yan ang malalaman natin anytime soon kapag purify and he will be safe and alive. Sa may attempt na yun, eto. Mapapansin naman nila si Mars. Pero I don't think makakakuha pa sila ng chance to kill out that Mars. Oo, pero sobrang maganda yung naging start dito ng T1. Kahit nasabihin mong pantay lang yung naging bounty, eh,
Ang daming damage na na-deal out ng T1 sa Heroes and Thunder Predator that nagamit yung Fairy Fire. Malaking tulong yan sa laning phase with that plus 2 damage. So, maganda yun. Plus na papagamit nila ng consumable. Ito si Mars sa top lane. And speaking of Mars. And speaking of Mars nga, KJ, hirap din siya sa may top lane. Kaka-region niya lang with the consumables nga na pinapoint out mo. Mukhang kailangan niya ulit muna dito magpaalala for the Rubik. Dahil too much consumables na bibilin mo as a core, parang sobrang costly na yun. And magre-resulta pa yun sa pwede yung pagka-delay mo in terms of itemization, lalo na tayo naman din ma-delay dahil ang katapat mo ay carry na Ricky, which alam ng pangkalahatan na hindi talaga siya nagpo-focus more on farm. Mas gusto niya yung mga hero kills. Oo, totoo yan. Tsaka yung sa bottom lane, medyo hindi gagana yung homing missile na first skill na kinuha ni Gyrocopter kasi inaano lang ni Snapper eh. Lil Shredder, pero White Moon? Nabigyan na nga niya si Frank, no? Sama nung nakakuha, pero grabe yung aggression ng T1 sa top lane, ha? Oo, and guys, alam nyo na, First Blood is brought to you by PNXBet. Gamit na namin code, LuponWXC, alam nyo na mga Lodi. Yan, kung meron kayong katanungan, mag-PM lang sa Kuya Next Page. Yun, and syempre mga sir, don't forget to bet responsibly po. Kaso si Frank, right after niyang mabuhay at makabalik sa lane, tinatry namang sabayan yung aggression ni Ricky. Pero tingnan natin if dun sa may one kill na nakuha ng T1 sa kanya sa top lane, mahihirapan ba si Mars sa pagbawi? Or at least, di ba, mas masaya siya sa gantong lagay knowing na nakapag-reset siya and that's only the position 5 na nakakuha sa kanya. Tingnan natin. Oo, pero masyado na siyang gumastos sa mga consumables eh dito sa top lane. Tapos na namamatay pa siya, hindi siya nakakapag-farm ng maayos sa lane creep. So, and kailangang makabawi ni Mars dito. And I think naman Mars, kahit sabihin natin malugi siya sa lane, as long as maganda yung magiging setup niya mamaya sa team fight, tingin ko goods pa rin naman etong TP. Huwag lang talagang maging mayaman si Ricky na makuha niya yung defusal blade niya kagad. Totoo. Dahil doon na mayayari itong side on Thunder Predator, lalo na, uy, wait lang muna si Carl. Nice! Pop ng Fairy Fire. Saktong-sakto naman yun for that Doombringer. Pero meanwhile, sa bottom lane, meron din tayo nakikitang Kulitan, mababakin sa MNZ Telco coming from that Eager Revive. Pero MNZ lumalaban pa rin. Kaso ito na nga, yung homing missiles. Ito sa heck, ang kapuko. Kaso, alo, naku po si Fear, tama bang yung desisyon? And yes sir, tamang-tama nga ang kanyang desisyon. But pwede maging kapalit to ng kanyang buhay. But, nakuha niya na eh. Ito mama. Yung gusto niya eh. Uy! Opo! Abot ba? Labo pwede siyang makalayo. Oop! Kamuntikan pang gumawa ng play doon. Ito si Saphir. Akala ko nga mapapatay niya pa eh. Kasi iniisip ko, dederederecho lang siya and then magsasalve siya tapos babalik siya. Kasi nandun yung Ayun na level 2 eh. Kaso parang, ay iniisip niya, sige, labanan na natin. Kaso meron din kasi Fairy Fire yung isang ano eh, Phoenix eh. Pero si Carla, nakakapag-farm naman siya pero nag-i-struggle siya kahit papano. Kasi sobrang aggressive din ni Templar Assassin with the melt. Ito yung problema sa mga melee hero kapag katapat si Templar Assassin, pinapaulanan ng ano eh, meld eh. Nandun yung critical plus the minus armor. Kaya man lalambot ka talaga kahit sobrang medyo majunat ka. Totoo, pero meanwhile, sa bottom lane naman, talagang barurot ang ginagawa ni Gyrocopter sa two heroes ng T1. Oh, nakakuha naman, nakakasecure naman si Gyro ng 24 and 7 and last hits on the 9 sa decent lane. But same sila ng Ricky. So, kung paagahan ba ng online KJ, kanino ka dito? Gyrocopter or etong si Ricky Martin? Depende sa magiging lane. Pero kung paagahan talaga ng online, mas maaga talaga si Ricky Gagalaw. Kasi masyadong iba yung game style nila eh. Si Ricky, ang pa-farmin niya mga heroes. Si Gyrocopter naman magpo-focus lang talaga sa pagpa-farm. Na, baka hero din. Oh, pwedeng hero nga din yan. Cookie is there. Pero range
yung mga heroes ng Thunder Predator onto the bottom lane and hakuha nga din ng kill. Kaso 23 Savage with the tricks of the trade, makakatakas pa talaga ni Sis there, pero nandito na yung kapit niya, pwede niya takasan and instantly, mabubuhay siya with the salve. Oo. Oh. Pero yun na nga si Kuku na bigyan sa may bottom lane. Isa din sa mga heroes talaga na kayang tapatan yung isang Darkseer is Gyrocopter. Kasi yung strength ng Darkseer, mainly yung Ion Shell na pangdikitan talaga. Pero, ang mahirap, kapag dinikitan mo kasi si Gyrocopter, meron siyang ano, rocket barrage na mas masasaktan ka. Mas masasakit yung DPS damage compared sa Ion Shell. Kita mo si Snapper kanina, dinikitan niya si ano, si Gyro. Sila Gyrocopter sa baba, pero eto, okay. Frank, nakuha din. Shout out sa ating observer from ESL. Medyo nababaliw ako sa iyo, ha, na nagigilo na ako dito sa ako din. Ano ba 'yan? Senso na kayo, guys, ha. Yan yung ating feed talaga, literal, from ESL. So, eto 2 and 4 tayo. And naka-queue na rin yung Ricky. Yung 23 Savage for the first item na defusal. And nakakatakot to. Kasi kung sakaling mag-snowball early, etong Ricky to the point na i-dominate na nila even yung jungle area ng Thunder Predator. And then, kung sakaling yung time man na yun ay wala pang Aghanim Scepter yung Gyrocopter, naku. Talagang lugmok siya sa kahirapan kung sakali mang maunahan talaga siya ng Ricky. Kasi wala siya magiging way para makapalag, eh. Diba? Ang pinakiaasahan niya or aasahan niya at that point na may diffusal na yung Ricky is his first item na Aghanim Scepter. Oo. Para maka-farm, maka-damage. Oo. Tsaka mahirap din talaga na yung lineup din ng T1 dito kasi masyado silang mobile, eh. Rikimaru, kailangan mo ng napakaraming sentry. Imagine, ha. Ito yung parang combination ng mix assassin at saka Darkseer. Si Rikimaru, yun, naka-invisibility, nandun yung Ion Shell. Isipin mo, pag nag-defusal itong si Ricky, sabog talaga yung mga supports dito. Even Templar Assassin, ngangat-ngaten. Yung DPS damage siya, parang wala lang. Diba? I mean, yung refraction niya parang wala lang. Dahil sa DPS. Ayan. Ano ba, KJ? Good morning talaga. Nako, ha? ESL, ha? Huwag mo kaming hiluhin ni KJ. At meron pa kaming isang seed. Yes. After nito, guys, is PSG LGD versus Empire. Kami pa rin ang makakasama nyo ni KJ, guys. So, pang matagalan ito, mga sir. So, sana masamahan nyo kami, Team Puyat, tayo as of now. Shout out, ayan, kalabas Raymond Makawilio, ating mga supporters dyan. Guys, eto, ha? Si KJ talagang binibida niya pa sa akin yung kape niya kanina. Kape niya ni Barako? Ano yung tawag dyan? Black coffee. Black coffee. Talagang literal na black yung nanunong top kapag ininom mo. Tapos, kanina hindi niya mainom. Sabi niya sobrang tabang, ayaw magpainom nung kape. Bibili-bili ka ng ganyan, tapos ayaw mong inom. Oo. Kaya hindi talaga ako mahilig sa kape. Pero kaya ako nagkakape kasi pang ano tayo, good morning night. Ah, okay. Okay. Ah, pinili niya pa. Black coffee talaga. Pero eto, si Ricky sa ngayon, magpupunta muna at magiging matapang. Pero sakto naman yung bleak out niya. Pero babalik muna siya ngayon dito ni Rubik inside that arena of blood. Nandito na siya katapad ngayon na finish. Pero that's the second blink na magagamit ni 23. Still, nakadust pa rin siya dyan. And the melt strike na tinutukoy ni KJ kanina. Kaso, nawala na yung kanyang dust of appearance duration with the tricks of the trade. Meanwhile, sa MNZ naman, sayang, hindi nagka-trade ng carries. Oo, tsaka maganda din yung timing ng tricks of the trade, eh. Nawala yung duration ng dust with the tricks of the trade, so nakaligtas siya doon and wala nang ibang dala. Etong si Moose, kundi dust lang, wala din siyang sentry, kaso ayun na. Ay, meron din daw barurot si Sephir, yung kanyang little shredder. Ay, go man na little shreddy.
Pero hirap. Si Karl, parang tahimik pa siya sa mid lane, no? And thanks to that Tibar, even nakita natin kanina nangangaray siya sa mga melt strike ni Templar Assassin, still, he is on the top net worth. Oo. At saka, yan nila si ano, Gyrocopter sa may bottom lane, kaya cooldown din yung kanyang doom. Hindi lang na, hindi nga lang nahagip sa camera, kasi during that time, yung Riku, ginugo din ng Thunder Predator. So, nakuha nila. At saka kung makikita mo si Carl dito, he's going for the Crimson na kanina nag-cast kami ni Jesse. Tinatanong niya kung okay pa ba yung Crimson. Tingin ko na, kasi hindi siya masyado nagagamit, di ba? Pero depende kasi sa heroes eh. Dito, essential siya. Oo. Hindi lang lugaw. Ha? Hindi lang anong lugaw ang essential. Ayan ha, good morning talaga everyone. Nagulat ako. Lugaw. Sabi ko, di ko alam kung nagkamali ako nung narinig. Ay, nakapakajay ha. Sabi mo, bakit si Casey? Oo nga, naglalag ako ate. Lagger is yung internet ko. Yung antena kasi walang bug signal. Sama naman yung connection mo, okay, say ha? Nakakaloka. Pero, pansin ko nga guys, yung mga nagsasabi dyan, mas okay na nga yung ating observer sa ngayon. So, salamat ha! Salamat na ayos na. Kasi rover series na nanonood ako kay Jay, yung kanina, laban din ng T1 versus Crape Wave. Ay, nako, wala siyang nahagip na kill. Kahit isa? Pupunta ba siya sa team fight? Hindi siya nakagitna sa team fight, naka upper half, minsan bottom half, minsan side view lang. Baka lasing. Pero eto, tingnan natin kung makukuha ba si Leo style. Ay, medyo tinabangan na lang ni Carl, pero still gutin pa rin yung kanyang movement speed dahil nabanggit niya ni KJ ay ang kinuha ni Carl ay Crimson Guard instead of the casual itemization kay Doom na yung kanyang Hand of Mind has ended into the dagger. But parang nag-a-adjust si Carl sa ngayon, knowing that halos yung mga games natin, KJ, less than 30 minutes. Uh-oh. Parang ganun yung nagiging average time ngayon for ESL One Fall. Kung i-re-recheck nyo din naman yung mga past games natin na mapahanggam sa ngayon, parang ganun lang yung nagiging average time. Once nakakuha na ng momentum, ayun na, sure ball na. So, eto, nag-adjust yung Doom. Kasi dati, di ba, Hand of Midas, yun talaga, uunahin na item sa kanya. But sa ngayon, grabe. Grabe etong T1. Talagang mukhang na-coach na sila't naturuan. Oo. Ano nga gagawin? Saka, tingin ko naman for Carl, pang team fight talaga yung iniisip niya, hindi yung individual na sabi natin pagpapayaman. Kasi sabi mo nga, Hands of Pyrus parating niya ginagamit dito kay Doom, pero with this Crimson kasi it protects all of you during the team fight. And tingin ko, it's good na at least this time hindi siya selfish sa kanyang itemization of Dagger BKB. Usually, ganun talaga eh. Kapag Doom. Pero ngayon, ganun pa rin naman sa item niya. Pero at least, meron siyang panulong sa teamfight. Hindi lang si Darkseer yung mag-utility item. Ito, diba? At least, adjustable. And eto, eto, ano to? Akala ko nagalit sa akin si KJ. Di atay! Sorry! Talag na yung cellphone ko! Ay, yatay! Ha? Okay, ayan na nga, na-pick up that etong si MJC. Ganun-ganun na lang. At yun na nga. Bata. Lahat tayo ay may kinakatakutan. Lahat na. Magpakita, wag lang ang flying AP. Sorry. Natatawa ako. Buti na lang guys, naka-push to kami ni KJ.
siya ata. Andito ko nakita eh. Delikado tayo makagat niyan kaya talagang naiwas, hindi sa GPS. Pasensya na, pasensya na guys. Ano ata siya, bubuyog siya na. Baka talagang maisting tayo. Pasensya na, pasensya na. Pero going back into the game, we do have the tricky gold lead in favor of T1 and deny, deny, deny. Uy, nice try, White Mon. Nice try. At least he tried, diba, to deny yung tower. But, tingnan natin. Meron naman reaction coming from the tricky. Ayun ang kayong Doom. May bibigay muna dito kay Temre. Assassin, napakalambot. Kinain Leo style. Lahat ng Mortimer kisses na binigay sa kanya. Pero na-slow sila with the cooldown. MNZ nagtatry magparamdam. Pero he is still afraid na bumaba sa Riverside and maghabol pa ng mga heroes sa T1. Kapalitaran ang mangyayari. And that's the dagger coming from Carl Santino. Rubik delikado na susulow. And Ricky pa nga ang tatapos ng kanyang buhay. Or si Carl pa rin at the end of the day. Pero Icarus time, paalis pala yan mga Sir Arino. Vladan siya na nga rin. Pero delikado ito si 23 Savage. And hindi na siya makakapag-react with the tricks of the trade. Meanwhile, madadamay si MNG sa hukay. So that's a very good trade. Pero naku, andyan na nga yung kanyang tumblers to eh. Pero hindi pa rin mabubuhay si Kuku. Pero may nag-commit ng buyback. Sino yun? Si Moons. Itong si Rubik. Nag-commit ng buyback doon. Taso, uy! Talang, gugo ba sila? At makunat si Kingston. Oo, Jonathan talaga. Meron pa doon dagger na pwedeng hintayin niya lang talaga matimingan niya. And then makaalis. Pero I don't think he will be able to do so. Kasi ipit eh. Meron sa northeast, southwest. Yes, at mukhang makakakuha pa nga ata ng free Roshan yung TP dahil sa kill na yon. Kaso nandito din si 23 Savage, handa silang lumaban, magre-respawn na din si Kuku. Kaso nga lang, wala silang wall para sa team fight. Pero may DPS dami sila coming from the Ion Cell, so tingin ko terrible pa rin. Uy, nagkaroon ng wall. Pwede. Pwedeng, pwede nga, indeed. And nasisipat na to ng T1. Up, ayan na. Ayan na yung cooldown. Pero nagpukit parap ito sa Zephyr. MNZ, delikado. Naku, pumudugo yung kanyang buhay. Enrique, naku, tinapos na nga yung carry. Gyrocopter. Pero 23 Savage, makakapagsumbo kay Roshan. Yun nga lang, hindi mo kakampeto si Roshan. Nadaanan pa yung wall. And that's the Ricky going down. T for one exchange. And parang ginalo na ng T1 si Roshan yung TP. But papasok at the end of the day, parang ito pa TP ang lalaman, pero the buyback. Ito na nga, T1 nagbabalik. They are right on track. The Doom, parang hindi na siya masasave ni NJC dahil nakita na natin nagamit yung kanyang Sunray and Stolen Doom. Wala man lang magiging bawas. Mapipigilan ng yung aggression from the Doom. Pero nandito pa rin, humahabol with the spirits and with the stun. Si White Moon plus si Kuku. And Kuku got a double kill onto that engagement. And T1 ang mas makakapaghintay ng Roshan, pwede pang bumalik yung Ricky. Oo. Pero tingin ko, hihintayin nila si Ricky eh. Para si Ricky yung kumuha ng Aegis. MJC naman, pwede siyang mabigyan dito ah. Tingnan natin kung mananakaw niya ba yung Aegis. Wala. Hindi niya itatry. No, no. Oy, si Kuku! Oy! Wala ko yung makukuha pa eh. Medyo sakit din eh. Oo. Pero grabe yung T1 doon. Hindi talaga nila isinuko. Alam nila kasi wala pang DPV yung TP. So, meaning to say, gamit na gamit yung DPS damage coming from DPS from T1. So, tsaka yung wall, ang ganda ng pagkakapwesto. Nasa gitnang gitna. At tsaka yung mga illusion si TA yung pumapatay sa kanila eh. And the 4K lead na nga. And tingin ko pwede pa mas maging aggressive at this point yung T1. But props pa din for Templar Assassin. I do believe sobrang decent pa rin ang naging timing niya despite yung early aggression and then yung pressure na pinaprovide ng T1. Dragonlance and then that's later na nasabing niya right on time. But sa nakikita kasi natin sa ngayon, nagko-connect as 5 yung T1, whereas itong Thunder Predator, even though mag-connect sila as 5, laging nasa spread out mga heroes talaga sa dami ng control din ng T1. But, instead,
kagad na sila yung mag-connect. Nakita pa mag-iisa ng MRS, Hassan and Leos are for the second time around. That's the Mortimer pieces na kinain niya. OMG! And dama! Oh my God! Bakit ganun? Oh. At saka kapag wala ka kasi talagang BKB on this game, wala. Di ka makakatakas kay Carl, kay Lion. At saka yung mga initiation ni Carl, yung dapat mong bantayan. Kasi si Carl, sobrang bilis ng movement speed with a Scorched Earth. Plus, yung Surge ni Kuku. Patay ka diha. Oh, yun na nga. Talaga paktay. Ayun, si Carl. Pumapasok. Galit na galit. Ustong manakit. And nabanggit mo nga. KJ kanina, yung Crimson Guard. Ito, ang laki ng factor na ina-apply dito ng Crimson Guard, the finished item ni Carl Savino, kung bakit sila naging sobrang matapang sa ngayon. Oo. Yung armor na na-apply nyo from the team itself dito sa T1, kasi that AOP, napakalaking bagay para at least malis and matuloy yung mga pagkamatay. Meron mga blinking. So, blink out mo na ngayon, ito si Leo Sal. Pero, well, that is if the blink no key, hindi sila nag-aalakan mag-overcommit as long as nag-feed nila yung mga kills. Oh, tsaka kapag wala talagang BKB si Templar Assassin dito, there's no way na makakaligtas siya sa pagiging aggressive ng T1. Tingnan mo si Carlo. Kinakancel niya nga yung ano eh, yung doom kanina. Yung nag-try siya mag-doom sa creeps. So, napapansin mo. Nang-aano na siya eh. Nang-titrip lang siya eh. Dito sa kanyang doom. Kasi alam niyang ano eh. Walang kayang pumatay sa kanya kapag lima sila. Tapos lalo na siguro kapag nagka-PKB itong doom na to. Yun na. Eto. Ay. Yun na. Makaka-feel. Pero eto, wala rin makaka-feel. Yung super connection. Ng, grabe. Course then, ng T1 name. Wendy and Carl. Walang breathing space na binibigay yung T1 sa Thunder Predator. Alam nila kapag walang BKB, go lang ng go. Walang laban yung heroes ng Thunder Predator, TA. Madikitan lang ng Doom na may Ion Shell plus Scorched Earth. Wala na. Walang silbi yung refraction mo. Yung silbi na lang yan, yung additional damage. Yes. Other than that, talagang malulusaw ka na din. And hindi ko pa lang din na-check yung itemization ng Temptor Assassin. If, ano yung magiging next item niya at this point? Is it BKB? Or... Oy! Pwede itong patayin si Carl, oh. Ay, kaso si Zephyr. Daging may plus one. Yan ang kaibahan na napapansin ko sa nagiging playstyle ng T1. Yung T1 laging nag-group up. Dahil syempre, alam na lang sila na talaga yung lamang at this point. And then yung Thunder Predator, sila yung nagbabawi pa lang ng God As of Dawn. That's why sila yung dispersed. Kasi kailangan nila solo XP and then syempre, yung solo farm. Uy, pero nag-DP sila ha. Meron silang vision from their own triangle camp. And mukhang i-epeat nila sa ngayon yung Thunder Predator dahil sariling ating God. Sabi ng T1, hindi kayo naman ng discrement. Hindi nakaka-face ko sa pelikot natin sa alam. Dito ka blaman natin. Well, once again, and ikaw at ito lang ang pinag-iinitan ng mata ni Carl. Wala nang iba. And that is full team wipe. Great information, great word from the side of T1 right there. Oo. At saka isipin mo, yung T1 sinalubong nila. Okay, guys, ready tayong lumaban sa team fight. Kompleto tayo sa Ricados. Wala, kahit may BKB yung Gyro, sabihin natin meron siyang BKB, pero wala siyang damage. Oo. Sa Templar Assassin naman, may damage, pero walang BKB. Siya pa nga unang namatay eh. Sa teamfight na yun. So, ang hirap lang for TP. Kasi, di sila makalabas ng maayos. 3-9 nila lumabas, nag-smoke sila. Pero, T1, parang one step ahead. Sa nila, okay guys, nakasmoke sila, let's stick together. Kasi, hindi na nanalo sa teamfight yung TP kahit malakas yung hero nila sa teamfight eh. Too much damage yung binibitaw ng T1 every teamfight. Wala silang mga ultimate ha, T1 ha. Pero atapang ataw pa rin. Talagang right clickan ang kanilang puhunan, lalo na nearby lang yung Ricky. Hindi ka talaga magiging hesitant na lumaban lang ng lumaban. No? Bigyan nyo na kay Ricky yung invis.
Patingnan natin if ano ba yung plano as of now ng T1 with the invisibility rune. Pwede silang humanap ng kill, but dikit-dikit yung mga heroes ng Thunder Predator. Ito yung gusto ko. Yung go yung T1 ng at least merong magiging respo or ready yung Thunder Predator. Kasi parang doon nabanggit mo nga kanina, parang etong Thunder Predator medyo kinukulang sila sa Spider Sense. Di nila masyadong nakapa kung ano ba yung nagiging next move ng T1. For example, nawawala na sila all over the map. Pwedeng nakasmoke, pwedeng naging gato. Parang di natin nakikita na may ganong factor yung Thunder Predator as of now. And this time, mukhang mababawi naman na din nila. And ito yung hinihintay ko, syempre. Yung kahit papano masenso. Kaso nga lang, mali ata yung positioning ni MNZ. Nakaalis na yung Rubik dito sa may duration ng teamfight natin na wala na rin magsisave. Wala nang support si MNZ. And ito yung Supernova. Pero vacuum ito na wala. Pang ganda coming from Kuko. Meron pa siyang agad with charge on. And nagwawala yung T1. Looks like, mga sir, this is a 2-0 sweep as of now. And this is the GG. Sabi sa inyo eh, fast game talaga yung mga ganang namin sa team. Corn! Gege! Gege! Pero sobrang linis ng galaw ng T1 on this game. Kudos to them. Yung mga teamfights na kinumit nila dito, especially during the rush pit na kahit kulang sila, alam nila yung strength ng heroes nila na, uy, kaya natin lumaban. Pa isa-isa nga silang pumapasok dun sa rush pit, pero kinaya pa rin nila in the end. T1, bawing-bawi sa first day dito sa second day, no? Tama. Puro 2-0. Na-even out naman nila yung 0-4 kahapon. And may nag-comment na nabasa ko kanina, ang prediction daw ni Boss Alo is 4-0 today. Yung T1. And ang yari nga, mga sir, this is a 4-0 na win nila sa ngayon. And tingin ko makakatulog naman na mga himbing dyan yung mga T1 fans natin, mga sir, kasi nakuha na din nila yung gusto nila. But syempre, hindi pa rin naman dyan tumitigil yung ating magiging laro or aabangan dito sa ESL One Fall dahil second or last series natin, guys, dito sa Stream B ay PSG LGD versus Empire. And meron pa rin tayong, kung hindi ako nagkakamali, ay ongoing pa rin yung second game ng Team Spirit versus Tundra. So, habang magtitake muna tayo ng quick break para dun sa may ating last series na aabangan nyo din dito, guys, which is PSG LGD versus Empire, pwede muna kayo pumunta sa Team Spirit versus Tundra. Si Darkstar and Sir Mike yung nagkakas niyan, no? Kung hindi ako nagkakamali. Isa sa mga magagandang laban to din para sa akin, KJ. Team Spirit versus Tundra. Kasi para sa akin, itong Tundra, ang ganda ng run nila. Yung sinasabi din ng karamihan na sobrang reviewed daw ng Tundra yung patch. And itong Team Spirit naman din, isa sa mga teams din na tinitingala yung Team Spirit, yung mga bata na to. Yung two players nila, alam ko, nasa top 5 ng most youngest or ng youngest players dito sa may Dota. So, pwede kayo lumipat, mga sir, dun sa may ating stream A. Pero, ayan, habang waiting tayo for our last series, PNXBet user code Lupon WXE. Kung may questions, PM kayo sa Coinix page. At kung gusto nyo pang bumili ng voucher, Lupon WXE voucher seller na page, ang inyong dapat i-PM. Pero, ayun na nga, guys, maraming salamat sa mga nakipuyat, sumama sa amin ni KJ for this series. Ayan, shoutout sa team Facebook at team YouTube natin, sila Mac Flores, ayan, Thomas Chavez, sila Boss Robin Ray, ayan, si Fats, close to you, Tom, si Renzo Clarito, ayan, sa YouTube naman, nandiyan, sila General Guido, ayan, sinasabi nila, si Carl lang talaga daw ang halimaw, si Air Timothy, Roselle Balms, ayan, nababasa namin, guys, yung inyong mga comments, so keep on commenting lang, and syempre, sharing our live stream, and magtatig lang po tayo muna ng quick break, once na meron na po tayong game ulit doon sa may PSG LGD versus Empire, magbabalik muli kami ni KJ, so don't go away, mga sir, sana masamahan nyo kami for our last series, maraming salamat, and mukhang itataboy muna namin yung lumilipad dito kasi nagbabalik siya, thank you guys, see you later!